Ciudad de México, karabana sa babasahing liwayway. Taunang salita, noy nasa ilalim ng paninikil ng mga Tartarong mga Persiyano, isang malaking garot na nakilala sa tawag na Bibura ni Rabi ay siyang naging santatang panabot ng mga Tartar. Taong-taong, bukod sa ibinubis na dinto ng mga Persiyano, ay naging panata pa nilang pumili ng isang magandang dalagang ipakakain sa garot ng mga Tartar. Sa gitna ng pagdurusa ng Persya, ay sumilang si Ros. Ang Bibura. Ang dahilan ng pagkalipin ay mga Persiyano. Ngayon ay papatayin kita upang mahawgap sa pagkabusamos. Aray! Aray! Ulo ko na yung tinamaan mo eh. Ano ka? Oo, masakit yun. Di bari. Alam mo sinasabi ng mga matatanda na ang bayaning makapatay at uminom sa dugo ng bibura ay magiging malakas. Tingnan niyo ulo na yan. May tagkampatay ng bibura ng mga Tartaro. Kung ang bunihari rin yan, ay natatakot harapin ng Dambuhala. Siya po kayang gisali mo ng data? Okay, mong siya. Kung matatanggap ninyo bilang isang Persiyano, ang maging alipin ng mga Tartaro dahil lamang sa isang ipinananakot nilang Bibura. Ako kahit ang hamak ay magpapayan ng buhay, mahango na tayo sa pag-alipin. Magaling na lalaki. Hindi pa kaya atlas kong mangarap. At ibigwatin pati ang mundo sa pumagitan ng dila. Magsitigil kayo! Sino man sa inyo magulang pangungutya sa akin ay babayin ko ng buto. Taan-taan sa muna eh. Bumubis tayo sa mga Tartaro. Ang dahilan lamang ay isang bibura na nakakot nila sa atin. Mahiya kayo! Hindi matatanggap na aking buti na tayo lumaging alipin. Matamis ang kamatayan sa isang lahing binubusabo sa kanyang kapwa lahi. Taon-taon, bukod sa gintong binubisat sa mga Tartaro, tayo namimili ng pinakamagandang babae din sa Persia pang iparamon sa tambuhan ng bibura. Mga kababayan, tandaan nito. Dating araw, nasan dating tudirusto may isang papatay sa bibura ni Aramid. Konting panahon na lamang, konting pasasanay pa at sigurado makakalabang ka na sa tunay na bibura. Kaya? Ay, check yun. Lamek, ha? Lamek. Ba't kayo lumuluha, ina ko? Ano nangyari? Malibis na sagot. Si Lameka. Ano si Lameka? Kinuha ng mga kawalang hari. Siya ang nakatakdang ipakain sa bibura ngayon taong ito at ngayon hapon, siya ihahatid sa panginang kamatayan. Hindi ako makapapain na siya mamatay sa bunganga ng malupit at ang buhala ng mga Tartaro. Magdaraan muna sa aking bagay ang bibura. Bawin niyo mapatay si Dalek. Huwag! Dalawa kayong mawawala sa akin! Huwag ka sanang magpamamatayan ako! Sina po, apilit ka na kung siya nalaki. Huwag mo sana kung sumo ng karuan. Agang si Dalek! Agang! Ipanalamo sa bibura. Oo nga! Sa nasa punong sa Beka! Kisingin ang bibura ni Aramis!
Dalagay ka tutungo, nakampay! Hala, huwag muna dyan ang dugo upang mamayot magising ang bibo na yan. Lamang baluti sa katawan. Sa kambayaning hulog ng langit sa Persia. Ang nais mong gantimpala. Maraming salamat, mahal na hal. Sa pagkantimpala sa akin ang naligtas kong buhay aking kapatid. Dalhin sa harap ko ang galang ng karangalan. Ipinasadya ko ito sa madaling panahon. Mula ngayon, ang aking palasyo ay para sa iyo. Ibabahagi kita sa aking kayamanan. At mahihirang mo rin ang lalong pinakapiling babae sa buong Persia upang maging kabyak ng iyong dibdib. Humiling ka at masusunod. Emir, madali sa harap ni Rostum ang tatlong piling kagandahan.
mapanad ang babaeng yumiibigin. Ibinibilang ang prinsesa ng Persia ang kanyang sarili sa bundong ng kagandahan yung binipigil. Itinutuloy. Ulitin ko mga kanyang prinsesa. Wala pa sa loob ang mag-aasama. Mag-ilikot mo na ito ang puspusan sa bayan ng Persia. Ganyan na yan. Pasimula natin ang pangalawang paglilingkod sa bayan. Pinipili kitang sugo sa hari na mga Tartarong si Aramis upang ihayag ang ating hangaring sila naman na magbubuwi sa atin. Inaalam kitang General. Sa likuran mo'y maninindigan ang buong hukbo ng Persia. Natitiyak mong sa may gawin rito sila magdaraan. At may palagay rin naman akong kaalis pa lamang nila sa palasyo. Prinsesa! Prinsesa! Ano? Dumating na ang pangkat ni Rosto! Yan na! Gagawin kanlurang malapit sa atin! Ngayon ko susubukin kung gano'ng katibay ang puso ni Rosto. Bago siya magsadya sa lupay ng mga Tartar, isisikapin ko mapa sa akin ang kanyang puso. Diba, paano para? Matalino, Prinsesa. Hela! Oh, naluho ako. Hala pa si Gustav? Ayun na siya! Sa mga kabay ni Ernesto. At kung na lalaki yung sebabo ng lupa, sali kayo. Pamadali niyo ito. Tayo ay hindi na mahirap ngayon katulad ng dati. Isang kahit isang lupa. Sapagkat ang haring dalesar ay binapit sa kanyang kayamak. Ngunit bukas na bukas, ay sasadyain ko ang mga Tartaros ka ng sariling lupa upang sabihin sa kanilang hari na sila na dapat bumuwi sa atin ngayon. Kung anong utang, siyang dapat pagbayad. Magsasadya ka? Nalalaman mo ba sa naturang lupa inakalagak ang bangkay ng iyong ama? Malulupit ang mga Tartaro, anak ko. Magandang paalala. Kailan mat nasa piling ko ang sandata ito sa second tunay na kaibigan ay mabibigong kanilang kataksin. Sinasabi rin magaganda ang kanilang mga babae. Maraming bayan ang napapahamak dahil sa kagandahan. Dameka, ibahin mong kapatid mo. Balik nga aking pag-iisip, kaya sa aking puso. Balintang-balita ang kagandahan ni si Magna anak ng Haring Aramis. Baka masilaw pa sa liwanag ng kanyang mga mata. Kung ikaw ay mag-aasawa, ang nais ko sana ay nakadugumot ka balat. So, tayo ba mga may pinag-uusapan natin? Kung si Aris na anak ng Haring Dalesar ay tinanggihan ni Rustom. Pati matatas kagandahan ng kung sino si Magna inyong sinasari. Siya, ako'y lalagad na. Baka na yun naman kao na kasama ko. Dameka? Ikaw ay pangaral ng pangaral sa akin. Wala sa akin pagbabalik ay ikaw matuksin ang pag-ibig. Magbabalik ang dalaga pa ako. Magaling. Siya. Inay, alis sa akin.
Huwag kang mag-asawa. Tayo na, tayo na. Nasa lupay na tayo ng mga Tartaro. At malapit na tayo sa lawong salamin. Sariyo, gusto mong kumkubin ang hilaga at ang kalura. Bago tuloy na yung pumasok ka ng puta. Magamit! Halika dito. Paligilan ninyo ang gawing hilaga ng puta. At sabihin mo, Kiminal, na kubkubin nila ang gawing kanulan. Ngayon Mustaf, napakainit ang panahon. Ako'y magpaparin mo at marinig ko sa sinasabi mong lawang salamin. Ikaw ang susunod. Luno ko, madali ka.
mga kababayan, pakinggan ninyo ang bahagi ng sulat ng hari ng Persia. Kagaya ng dapat mangyari, kayo naman ang babayad ng buwis sa Persia. At kung hindi pupuksain ang sandata ni Rostum na pumatay ng inyong bibura ang buong lahi ng mga Tatar. Haring Daris. Sabihin mo sa iyong hari na bigyan ako ng konting panahong makapag-isip. Itinagubilin sa akin na hintay ko yung kasagutan sa isariling himpila. Dapat mong malaman ang buong lupay ng mga Tartaroy na kukugunan ang aking mga kawang. Binigyan kita hanggang bukas, bago sumikat ang araw. Bago sumikat ang araw ay darating sa inyong himpila ng unang espada ng mga Tartaro. Kung subukin ang lakas at katapangan ng bayaning pumatay sa bibura ng aking ama. Makaalis ang Narosto. Maghihintay ako. Agamil, ihanda mo ang aking kagamitan. Siyasatin mo ang tibay ng aking kantad at karasa. Pupuntunin ko ang kapangasan ni Rosto. Si Mark, sisiraan ka na ba ng pag-iisip? Ibibigay ko lahat ng aking kayamanan kay Danizar. Huwag ka lamang sumuong sa tiyak na kamatayan. Sayang ang pinalaki mo kung tulad sa isang lalaki. Sayang ang pinungunan kong pagod sa pagsasanay sa paghawak ng sandata. Hanggang sa tinalain ako siyang pangunahing espada ng mga Tataro, kung hindi ko nila lamang magagamit sa magandang patakapa ang dulog ngayon. Nababatid kong sanay na sanay kang humawak ng sandata. Ngunit ang babae kailanman. Kung minsan ay nakagagawa ang babae na hindi magagawa ng lalaki. Haharapin ko si Austin. Haharapin ko ang mamamatay ng bibura. Mo sa akin. Sino? Isang kalaban. Marahil ang ibinalita mo sa akin unang espada ng mga Tataro. Dahil, ang akin ako. Dahil ba yun ako kung mga Tataro? Hindi. Isang tupang inyagis ni Haring Amit sa gitna ng mga liwot. Isa lamang ang espada ng mga Tataro. Sa maliwanag na salita, isang gamu-gamu ang susukotan niya. Huwag kang maliwala. Taksil ang mga Tataro, at yan ay maaaring pain lamang at natatagong kanilang mga tauhan. Basta, yan tawag ka bitaw sa lora. Ngayon, di ba tayo sa kasama? Kung tulad na siya nag-iisa lamang, may tutulong sa'yo.
damputin mong yung sandata. Ang isang mandirig mong nawala ng sandata sa pagkikipaglaban ay nagpapakabayanin kinaharap ang kamatayan. Umanda ka! Gustav, ang sandata. Wala na bang isang malulala sa inyong lahat upang paharapin kay Rustum? Itong pinakamalating karapastaan ang ginawa ninyong haring si Aramis. Tumayo ka! Isang minunami! Makalilid umamata ni itong ulos ng iyong espada. Kaya sa binilita ng iyong matulis na sila, patayin mo ako! Ito malaking kamalian ang gawa ni Aramis. Ipatalagi sa kagandahan katulad mo kung makipagtagin sa nasandata. Kapuri-puri sa aking ipindarasalita upang makipagpalit ng pag-ibig. Gusto na! Bakit hindi pa ako patayin? Hindi ko marimpahin ka po. Nagawa kay sandata at isinusubok sa kagandahan. Dudutin mong puso at makikita mo ngayon marikitaki sa itong pag-iisip. Tumakain! Hoy! Hmm? May palaging akong lasing ka sa pag-ibig. Matamis pa sa katas na upas ang kanyang mga ngiti. Wala na bang iniwan sa inyong napena sa kanyang mga pisngi. Talagang ang pag-ibig ay masarap pa sa pagkain. Siya hindi mahihipon sa radali siya. Ngibing Perlas, Matang Bitu, Labing Corrales. Si Simar bang anak ni Haring Aramid? Isang Tartara. Alalahanin mo sana anak ang naging kapalaran ng iyong ama na namatay sa alak na may lasong ipinatingga ng isang babae. Ina ko, ang mukha ng tao siyang salagat ay niyang kalpura. Ang ganda ni Simar, isang kabanalan. Ang kagandahan ng mga Tartara ay madalas puhunanin sa kasalanan. Dario! Kaibigan Dario! Nabalitaan sa korte na dumating ka na, kaya inaanihan ka ni Artea sa isang piging ngayong gabi. Halika muna at kumain ka! Huwag na, maraming salamat. Busog ako eh. Kaya nagmamadali ako eh. Huwag mo na tapusin na iyong pagkain. Masasarap ang pagkain doon sa palasyo. Wala, may ka na. Diyan ayo. Huwag mo sana kalimutan ha. Pasaan mo. Patalak mo ba ipig ngayong gabi? Kasar Harin Narisa, wala po akong nalang piging ngayong gabi. Nagpapay na po ang hari. Ulan, tumunod kayo sa akin. May kasabihin sa inyong tigisa. Siya o ako sa pag-ibig ni Rostam? Mahal na prinsesa, narito na po si Rostam. Ibigay niya ba sa'yo magandahan ng gabi? Lumapit ka. Ano may pamirig mo sa'yo? Baka pangyari ang prinsesa ng Persia? Pinigil kong piling na binalak ni Ama para sa iyong karangalan. Sapagkat may naisip akong mahalagang handog para sa iyong kabayan. Maraming salamat at mahal na prinses. Upo ka. Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Pagod na pagod ka. Bakit ka sila natitigilan? Wala. Nalulung damang sa pagod na sila ito. May balita akong sinukong mo raw ang iyong sandata sa kagandahan ni Sima, na anak ni Aramid. Magsalita ka. Ayon ang higit ang halimuyang. Ang bulaklak ng mga Tartaro o bulaklak ng mga Persyana. Ang mga bulaklak ay may kanita niyang uli ng halimuyang. May masangsang, may mahiti. Katulad din naman ang mga paru-paro na kanya-kanyang kinagiliwang uli at halimuya. Tapati ko, kanino ka sa dalawang halimuya? Kay Simar o kay Aristea? Sa bulsat na may pambisir at halimuya. Kung ganun, ako'y nang pinili. Karangalan ng mga labi ni Aristea na damitin ang halimuya. Bakit? May pagpapatala sa lawahan. Kung dalaw sa ating puso ay... Wala kang puso pang tanggihan ang pag-ibig na nilulugog sa'yo na prinsesa ng Persia. Ang ibig mo ba sabihin, nagkakaibigan na kayong sima? Binarap na kumahal na prinsesa. Hahaha!
maamo at malambing ang puso ni Aristea kung tumili. Ngunit kapag nanibughoy, mapagiganti. Mapagiganti. Walang makikira ko sa'yo! Mahal na presyenta, huwag mong gagawin niya. Mahuti din ka. Tatalaanin niyo ako! Tatalaanin niyo ako! Tatalaanin niyo ako! Malakawan! Tatalaanin niyo ako! Mahal na presyenta! Bitawan mo! Mahal na presyenta! Huwag mong natin lumapit sa'kin. Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Oo, oh, amak ko. Mahal na hari. Kinahasa po ni Roston. Okay ba yung maasa ka niya? Nasisira naman ito, mahal na prinsesa, mahal na hari. Nagagang taksin. Pananagutin kita sa dalawang kasalanan. Ang pagtataksin sa bayan. At ang paggagahasa. Suko mo yung sandata sa iyong hari. Dagabihan taksin na ito! Lakad! Itong dapat pamahayan ng mga taong katulad mo. Ito ba ang garanti ninyo sa akin? Pagkatapos mo ligtas ang Persia, alalahanin lamang ninyo. Habang ko'y nabubuhay, hindi ko malilimot ang ginawa niyo ito sa akin. Ikaw po si Ruth! Hintay! Pabayanin niyo siya makalayas sa loob ng kanyang madilim at malamig na tahanan. Narito ang singsing na may lamang kamandag. Pagkaingatan mo ang paglason sa kanya. Si Roston ay matalino at mataras ang kanyang pakiramdam. Lalong matalino si Simas. Bago mga lahat ang nagbibilog na buwan, ay bangkay na siyang tatanghalin mo. Nadia, magtanamit ka sa labas. Anak ko, kinakailangang ilipit mo si Roston sa lalong madaling panahon. Dahil sa kanya ay nawawala tuloy ang tiwala sa akin ng buong bayang Tartaro. Ang takot ng bayang Tartaro ay liligtas ng aking kagandahan. At lasa lamang laso ng sinisin na ito, ang kaligtasan ng lahat at ng iyong korona. Dudurugin ko sa aking talampakan ang mabangis na puso ng liyong si Roston. Salamat, anak ko. Ako'y nananalig sa iyong katalinuhan. Ngayon din ako'y lalakad at ibabalita ko sa buong bayan ng Tartaro ang ating tagumpay. Kabilugan ng buwan. Si Mara, hindi ako nakalilimot sa aking pangako. Sinasabi ng matatanda na ang bayaning makapatay at uminom sa dugo ng bibura ay magiging malakas. Magiging malakas. Malakas. Marami siyang pumatay sa dalawang talog na nadaanan natin sa Lagusan. Wasak ang Reyes. At may patay na kawat. Dario, nasa mga kamay mo ang pagdakip kay Roston. Ngunit huwag ninyo siyang kikitla ng hininga.
Nais kong ibalik ninyo siya sa akin ng may buhay. Kahit na may lakas siyang hindi pangkaraniwan, dahil sa paniligo niya sa dugo ng bibura, ay masusunod na lahat ang iyong inuutos. Tayo na. Ah! Tata, ba't ang nangyayin ng kamay mo? Kinakabahan ko eh. Hindi ka ba natatakot kung sakalit pagmutang ka ng habon? Kung sa bibura napakatapang na pinatay ko, hindi ako natakot sa mga kawal pa. Madali ka, magbibihis pa ako. Mahuli sa tiparong kayo si Mar. Ang ginagawa mo? Ang puloy. Kaya mo na, madali ka. Kinakabahan ko. Sa'yo ako natatakot. Bakit? Baka nalala mo na kung mapuntur mo eh. Pero kung... Tuloy mo na... Ano ko? Oo. Hindi, mami lang. Bitaw! At makahiga pa sa kamang panghat, akin ang punya. Simar! Ang ibig sabihin nito? Hindi kita nakilala, Roston. Ang akala ko'y kung sino kang pangasa pumalo sa aking kubuhang. Ipagpatalo ang pakakaigaan sa iyong kama. Pagod na pagod lamang ko at kagagaling ko sa bilangguan. Paano kung nabilanggo? Hindi ako maniniwala na ang isang bayani ang pumatay sa bibura ay... Maniwala ka, kung kuya na bilanggo. Dahil sa panibog ko ng isang babae. Talaga nga palang ang mga babae eh. Kagandahan na babalot ng kasalanan. Kaling haga ka kong magsalita? Sinong babaeng tinutugin mo? Sino pa kung di si Aristea? Ang anak ng Haring Darisa. Kung gano'n ay kasintaan mo siya? Hindi ko siya kasinta. Sinungaling. Ang panibog ko ay ginagamit lamang ng nagmamahalan. Si Ma. Wala kang kapag sa akin. Bayan muna akong makapagpaliwanag. Ano pa may paliliwanag mo? Nanibog ko ang anak ng Haring sapagkat dati kayo magkasintaan, hindi ba? Hindi siya panaginip ay hindi ko siya hindi. Nagiganti siya dahil sa'yo. Dahil sa'yo, si Mara. Dahil sa akin? Pinamili niya ako. Siya ako ngayon kaganda. Ikaw ang binibig ko. Ngayon, nahanap mo ba sa akin buhay ko? Hindi na. Patunayan mo. Patutunayan ko, ngunit. Mag-inuman muna tayo ng alak hanggang tumalas sa'yo. Nadia! Nadia! Lisenda! Ilabag mo sa amin ni Rosso ang pinakamasarap na alak na galing sa katras ng pera. Halika, maupo muna tayo. Salamat at dumating na si Dalio. Ano, Dalio? Nadakip mo ba si Rosso? Hindi. Ayaw siya lumabas sa hanggahan ng lupang Tartaro. Sapagkat baliw na baliw siya sa kagandahan ni si Matt. Teka, sa'yo lamang kayo ng panahon. Apat na buwan kayo naglagalag na walang naging mabuting bunga. Ibig ba ninyo ako pang dumakit kay Rastom? Magbalik kayo sa hanggahan. Ba't ka nalulungkot, mahal ko? Ba't ka lumuluha sa akin ang ating kaligayahan? Isa na akong garap. Magkaluhan mo ngayon. Wala na akong mukhang pagkikira sa aking ama. Bakit? Meron ang buhay. Nagpumitintis sa akin sa matubunan. Si Ma, mahal kong si Ma. Ako ang pinapapahad na lahat sa lahat ng lupa. Meron magmamara sa aking sandata. At natisip kong lalaki magiging anak natin. Ba't pa lumuluha? Sapagkat magkakalay na tayo. Magbabalik na ako sa aming palasyo. Ang ibig mo sabihin, hindi tayo makikita mo. Marahil, pag nalaman niya ang aking kalagayan niya, ay susumpain niya ako. Ipagsasama kita, Tersia. Hindi, Ma. Matakot ka sa higante ni Arestia. Sa inyo na pa yung tayong malirahan. Lalong hindi, Ma. Papatayin ka na aking mga kabala. Si Ma, mahal ko, alam ko na. Sa langit tayo mamuhay. Huwag kang manatili, Boston. Diyan ka na. Sunday lang, si Ma. Kung laki magiging anak tayo, huwag mo sanang kalilimutan. Ikabit sa kanyang bisig. Ang gano'n ang karangalan. Nagbigay sabi ng aking anak na darating na siya.
para sila itarana niya ang tagumpay. Anong balita? Ano yung mga luha sa iyong mga mata? Hinihiling ko ang makumhari. Napaalitin lang lahat ang tao. May mahalagang lima kong ipagtatapat. Ibig kong masarili ang pag-uusap namin ang aking anak. Makaalis na kayo. Pagtatapat mo. Natukso ko ng pag-ibig ni Roston. At ngayon, ang nagnipintig na buhay sa akin sila pupunan. Walang kasindibog ang iyong puso. Ipinatalo mong bayang tataro. Anong mukhang ipakikita ko sa tao? Kung malaman ang iyong kalagayan na malawot madali ikaw'y magsisilang ng isang sanggol ng kasalanan. Taring ko man ang iyong buong katawan eh. Kulang pang ibayad sa mga kasalanan mong ginawa. Patawarin mo ako, ama ko. Hindi kita maaaring patawarin. Kung hindi ka lamang mahal na mahal sa akin ay pagbibitay kita. Ngunit hindi ko matatanggap na ikaw'y manirahan dito sa aking palasyo. Kaya't ipadadala kita sa aking templo. At hindi ko nais na makita pang muling iyong mukha. Natin dito, dihidingi ka kailangan sa ikon ng pagkain. Huwag mo kong alalahan, hindi naman ako nakakaramdam ng gutom eh. Ito, gusto mo ba? Ayan! Maasim ba ang pera sa ito, ha? Alam mo, ibig na ibig kong kumain ng maasim na pera. Utang mo loob, ha? Pamitas mo lamang ako ng maasim na bunga. O, sige. Oo. Mahalang prinsesa, dumating na si Darius sa presyo na hindi kasama ang hinihintay. Walang halaga ang ating mga kawan. Di na tas bumalik sila na hindi dala si Raston. Limang buwan ang kanilang inaksaya. Lorna, tawagin mo ang duwag na general. Nais ko siyang makausap. Thank you. Kung sakalit pinalo ni Raston ang bibura ni Aramis, ang galit ni Aristay hindi niya mapasusuko. Darating ang araw na hahagkan niya ang aking mga yapan. Bakit ka bumalik na hindi mo kasama si Roston? Sapagkat ang mga duwag na kawal natin, kaya ayaw sumama sa akin hanggang sa loob ng hanggahan ng lupang tataw. Walang duwag na kawal sa matapang na pinuno. Baka naman ikaw natatakot. Mahal at prinsesa, ang dulo ng espada ni Dali walang kinatakutan. Kung gayoy, sa sandaling maibalik mo sa akin ang buhay si Roston, igagantin palak sa iyong aking puso. Para natin ko siyang tulad sa isang babae.
Ayoko masayaran. Mahulis na lang. Sasasanggal ng katawa mo. Hala, hindi mo ako ngayon. At ibalita mo kay Austin. Nababae ka niya, ano? Ngayon din. Rosa? Ha? Pilit siya kung magiging lalaki at namin si Mark. Bakit? Ayaw ka ba ng babae? Hindi sayaw. Iba ng lalaking katulad natin. Ibig kong magkaroon tayo pag maraking sandata. Sa bagay, tama din. Uy! Si Nadia! Nadia, anong balita? Nagsin na nagsimala isang maganda at malusog na sanggol. Isang lalaki? Taka pag maraking espada, ano? Hindi. Isang babae kasing ganda ng kanya ina. Labi kong pangarap mo na kanyang magiging pangalan na nakaisang lalaki. Kalahati ng pag-asa sa buwan at prasa ay. Masalit na bilang. Tayo lang. Pamulit ko ng tao. Maglasin tayo. Ustado po. Pero ang pera matapang nara. Hindi po. Madali ka. Dali. Hindi, kakampi ninyo. Kung hindi ninyo ako bawal. Yan nga, hindi ko mamatay. Tawag niyo, hindi ko manan mo. Tuso man ang matsingay na paglalanangan din. Nasa aking mga kamay ngayon ang kaligtasan. Hindi ka na kayo ang aking katatakingan. Sino ang higit na mabangon? Si Simar o si Alistea? Ang inyong kapalaran ay nasa kasagutan mo ngayon. Sumagot ka. Sumagot ka, Rostro. Matang ko na sila mo sa yung tanong mo yan. Si Simar! Si Simar! Si Simar! No! Mabubulok ka sa bilangguang ito. Tatasaan ko ang iyong pagkain at ang iyong tubig. Parag! Alam mo na ang iyong gagawin. Princess Aritea, natupad ko ng lahat ang iyong kahilingan. Maasahan ko ba ang gantimpala ang puso mo sa akin? Ibig mo ba mamahirin sa bilangguan? Iisa lamang ang pag-ibig ni Aristea. At ang pag-ibig niya ay para kay Rostam lang. Gagawin ko lahat ng aking magagawa upang ang pag-ibig niya ay mapasakin. 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 Nilalaktawan ako sa kapangyarihan ng aking anak. Sa garang akin ay sapat na kanyang pagpaparusa kay Rostam. Lorna, tawagin si Aristea. Ngayon din po, mahal na hari. Anong palagay mo, Dalio? Hindi ba dapat nang panayain si Rostum? Ang kanayaan ni Rostum ay mangangahulugan ng isang marugdug na paghihiganti.
Ang isang taong sinakalan ng lakas sa loob ng bilangguan ay hindi na makakapag-giganti. Ang kanyang lakas ay tataglayin niya hanggang sa kamatayan. Sapagkat hindi natin dapat limutin na siya'y naligo at uminom ng dugo ng bibura. Anong aking may paglilingkod sa aking amang hari? Hinahangad kong kalayaan ni Rostun. Nililigalig ako ng aking napangarap kagabi na sa lupa ng mga Tartaro ay sumilang ang isang bayanin lulusog sa Persia. Nakita ko rin sa panaginip na si Rostun lamang magiging bisig na tanggulan natin. Ama po, paubaya mo na sana sa akin ang kapalaran ni Rostun. Paamuin ko ang kanyang pusong leon upang maging alipin ang aking mga hangarin. Magbibihis at magpapaganda, pagkatapos makikipagkita kay Rostun. Hindi kita matatanggihan, anak ko. Nagugutom ako. Maawa kayo sa atin. Tingin niyo ba ng pagkain? Alin ang higit na mabango? Ang manok na ito o si Simar? Si Simar! Hindi ko ba naiinig sa akin? Naniwala ng pag-ibig nga pala ito. Ang inaayawan mo ay siyang lumalapit sa'yo. At ang iniibig mo naman ay siyang malangot at maingat. Inaabot ako ng pagkakuslam sa mga lalaki. Darating ang araw na susumpain ko silang lahat. Malapit sa'yo tayo. May mahalagang bagay na sasabihin sa'yo si Marta. Anong mahalagang bagay ang sasabihin mo? Bukod kay Rosco. Kay Rosco? Ako lamang ang taong nakakaalam ng kanyang karupukan. Totoo ba sinasabi mo? Opo. At sa pamamagitan ng lati kong ito ay tuturuan ko siyang... Magaling kong gayon. Ako'y magbibigis lamang at magpapabango. At dadalhin kita sa loob ng bilangguan. Gusto kong ito ngayon ay lingkibay. Dalawa isang dumador na magpapalamutan yung matigas sa pulo. Ang tap? Oo. Gawin mo yung kapagulan. Ngayon. Meron kong itatanong sa'yo. Sagutin mo ko. Sino ang larong higit na mabango? Si Simar o si Aristea? Sagutin mo ko. Ayaw ko sumagot? Hindi mo. Oo.
Pasisilbihan kita. Tumutubig mo. Ngayon na kaya na ako makapaglalabas pumasok dito sa bilaguan. Madali ka. Ito tuloy. Madali ka. Umilo ka. Pasisilbihan kita. Paglilingkod ko aking espalda sa hari. Isang ganap na lalaki na ako ngayon. Ngunit bago ako umalis, ibig kong ipagtapat mo sa akin kung sino ang aking ama. Nais kong mapawal sa harap ng hari ang banal na pangalan ng lalaking pinagkakautangan ko ng buhay. Sige, bakit hindi ka magsalita? Masama ba siyang tao? Hindi, Sora. Si ang dakilang lalaking hindi mo kaiiyak. Ngunit, bago mo siya makilala, ibig kong makagawa ka ng isang kabayanihan may pagkakapulong sa kanya. Isuot mo itong galang na ito. Isuot mo ang galang na ito na siyang sangla ng pag-ibig ng iyong sa akin. Salamat, Inay. Kung gayoy, lilikha ako ng kabayanihan hindi magagawa na sino man lalaki. Tayo na, Balsak. Tayo na. Ibig kayo kapag-usap sa hari. Sino kayong ibig makapag-usap sa hari? Ako'y si Sora. Ako'y si Balsak. Pagsapin ninyo ang kapitan ng Guardia. Maaari pumasok? Maaari. Salamat. Salamat si Balsak! Salamat si Balsak! Kaya na ito. Kailangan ninyo. Ako'y si Sora. Ibig ko'y paglilingkod ng aking sandata sa hari. Paglilingkod ng espada sa hari. Anong ibig ninyo sabihin? Ibig ba niyong masipan ang aking dalay? Dali sa palasyo ko ang matapang na binata niya at lilitisin ko. Sino ka? At huwag ka mo'y ibig mong maglingkod sa hari? Sino ka't tagasang kanlupa? Ako'y si Sora. Isang tartarong namulat ang mga mata sa isang templong malayo sa kabayanan. Ang ina ko'y si Simar. Si Simar? Kung kayo na isang dugo kang mahal. Sora. Akong iyong lolo. Yakapin mo ang iyong hari. Minamahal ko mga alagad. Narinig na ninyo ang kanyang sinabi. Narito ang aking apo. Mabuting pagkakataon ng inyong pagdating. Ang hukbo ng Persya ay nasa ating hangga. Kaya Soram, lumutang.
Iyaalam kita ang general ng ating upo na siyang magtataboy sa mga kasyan. Bayani, hindi abot sa ganitong pagkatalo, hindi mawi ko. Sabihin mo sa inyong bayani na hinahanga ko siya, ngunit ibig ko siyang makalaban. Mabuhay pa ba natin itong perna ito? Oo. Sa ganun ay may balita niya at may kalat sa buong Persia. Ang pangalan ko si Soram. Sulok! Sulok! Thank you.
wala na sa panganib ang bayang Tartaros sa mga Persyano. Sapagkat ipinaubaya ko kay Sorab ang pagpatay kay Rusko. Wala rito ang angka ni Abras. Kapag nakita mo ang kanyang bunsong anak, tutubuan ka ng pag-ibig. Ako'y magpapahinga na muna. Sarap, ipinaubaya ko sa bayanin mga Tartaro ang kagandahan ng aking mga anak. Dumalaw ka sa aming tahanan. Maraming salamat. Siya nga naman, dumalaw ka sa aming tahanan. Sarap, ako ang may-ari ng palasing ginto sa loob ng Tartaro. Nung banda akong dalaga, dahil sa pag-aantipi sang gayo mong talon. Hindi ako kumakain ng buong kahoy na labis ang kahinugan. Chef, ikaw ang langgaw na sumanggi sa pulot. Ako magsisi ka. Anong lulugon ko pang dumating? Natalo ang aking hubo. Natatakay ang sinabi. Sino ka lang pinuno? Yung bang binatang napaniginipan ko? Isa siyang batang-batang guerrero na mabilis pa sa ipu-ipu sa desierto. Nakailangan palayain na natin si Rosto. Hindi pa panahon, ama ko. Kapag nabalitaan natin, lumusog na sa atin ang mga Tartar. Saka natin siya palayain. Anong pangalan ng general? Sorab. 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 Sir, Sorab ang pinagsasabi. Naulungan ba? Siya siya ang Diyos ng digma. At maaari niyong tanuling nag-iisa ang buong hukmo ng Persya. Diyos ng digma. Siya isang Tartaro. At hinahangaan niya ang iyong pangalang Rosto. Ngunit, malaking kanyang hanga na ikaw ay makalaban. Ano ba ito na Sorab ay sasabi mo niya? Na ibig makaharap si Rosto? Kasi gura mo siya? Hindi. Siya ay batang-batang mandirigma. At kung nagkasawa ka, maaaring siya anak mo lamang. Sayo, kung naging lalaki at nalaki, marahil sa sorob ng mga tao talagay. Siya, kumain ka na. Kumain ka na. At nag-iiba ugali ni Prinsesa Alice. Kaya kanya pinakakain ng masasarap ng pagkain ganito, ha? Para hiyanda ka sa pakikilabang kay Sora. Huwag na ikaw ngayon po, sir. Tapag mo malala, nananganit sa kamay ni Sorab ang Persya. Bantang-banta ang nakatap sa katangan ni Sorab at sinasabi na patungkong daw niya ang hukbong dayo. Maganda lalaki niya, Sorab. Aba, bihira sa matatapang lalaki ng hindi maganda. Oo nga, walang sarap kasing ganda siya ng Diyos ng Digma. Umiinom na tayo, Sorab! Pwede na nasunit, oy Sorab! Sarap tao! Hoy! Ang isa sa inyo, humarap na diba? Nalina! Pauna na muna ako sa inyo at hindi ako inuuhaw. Ikaw bahala! Ilang bakit?
tinatawag kita ng saring inan, sapagkat ibig kong mabatid mo ang aking damdamin. Ako'y hindi liligay sa buhay hanggat hindi mo nga papatay si Rosto. Munti pa ako ay narilinig ko ng pangalan ni Rosto. Darating ang araw na makakaharap ko rin siya. Maghanda kang mabuti. Ang lakas ni Rosto ay higit sa 100,000. Nalalaman ko. Ngunit, panapanahon lamang ang kasikatan ng isang bayani. Maaaring araw siyang lumulubog na sa kalduran. Yan, yan ang ibig kong marinig. Makaalis na kayo. Tuwing mag-uusap ng kabayanihan, ay nabibingi ako sa pangalan ni Rosto. Nakita mo na ba siya? Oo. Nakita ko sampu ng kanyang pakikilala sa bibla. Kagulat-gulat na lalaki. Hindi malayong ang ama ko ay isa rin bayaning katulad ni Rosto. Soraw! Soraw! Masasawa lang sa pangalan niya. At yung mga tatoy bilang gulay mo na siya sa gundi, Soraw! Palalayain ka ni Haring Danita. Kung ipangangako mo na ikaw ay makikiharap kay Soraw, sa larangan ng digmahan. Kaya mo, anong karangalang matatamo ko? Kung makapatayo sa bayaning may gatas sa mga rabit niya. Ay, sigas-sigas mo, ha? Dalawang bagay na mga maaaring makahangon sa isa loob ng bilangguan. Ang lumabang ka kay Soraw o ibigin mo siya siya. Ano naman sa dalawang yan eh, ayaw ko. Mamatagisin mo ba mabusin sa loob ng bilangguan? Tatalan! Duwag! Hindi ko akalain na si Rostong pala'y matakot kay Soraw. Saan mo nakita ang mga gandang bisyo na sinasabi mo? Dan, sinto ba kulay na, Brian? E paano nung makakapag-isang Father Mayer ang mga dalaga? Kay tamis na awit ng isang anghel. At walang sala ang pinakamaganda sa tatlong magkakapatid. Ang may-ari na tinigay yan. Kaya na tumapit pa rin. Mabait pa ako sa isang tulog na pusa. Hindi ka si Soraw. Siya'y pangit pa sa aming aso. Saka si Soraw ay hindi kang tulog na pusa. Anong pangalan mo? Lilian. Isa-isa lamang. Ikaw, anong pangalan mo? Lilila. Lilila. Kay gandang pangalan hiniram sa musika. Hoy, ako naman si Maha. Salamat. Ako naman si Naga. Pangalan sa aming tatlo, kaya mas maraming aking mamanahin kaysa sa kanila. Oo nga, ngunit iisa lamang ating puso at hindi ko maaaring paghatiin sa inyong tatlo. Ano yun? Huwag ka matalot dyan, sapagkat yan ang estado ng lolo ng aming lolo. Lilila! Lilila! Putang! Lilila! Lilila! Huwag mo na yung buksan ang pinto. May naisip akong mabuting para... Lilila! Lilila!
Lelina! Madali. Bakit ayaw ninyo akong pagbuksan ang pintuan? Kaninong tinig lalaking narinig ko? Wala po, ito ay lalaking tao dito. Okay, makinungaling. Kaninong tinig lalaking narinig ko? Wala po, ito. Baka mamatay ako ng tao kapag nagkataon. Hindi naman ako napakasa mga ma. Marunong akong tumanggap ng panauhin, magdalaman sa pintuan. Huwag sana ninyo akong magtatsila. Hindi ako tutul na magsipag-asawa kayo. Ngunit pumili kayo ng tunay na lalaki. Mabuti na lang at naitago natin sa ilalim ng liban, ano? Sora, puntang nalo, bumalik ka na. Hindi ako alis hanggang hindi mo sabihing iniibig mo ko. Oh, hawakan niyo muna ito. Ang init. Bagay pa pala akong sasabihin sa'yo. Ama! Bakit na ba ito sa lugar ang estatwa ng inyong lolo? Ewan ko po ito ay. Lelila. Lelila. Huwag mo sana sirain ang aking isip. Maging sa pagkain, maging sa pagtulog, ikaw lamang ang laman ng aking isip. Parehong-parehong panglasa natin si Rafa. Si Lelila rin ang napuputuan ko. Kaya lamang, amo kita. Balsat, huwag ka sanang mangarap na katulad ko. Ano bang kaibang na pinag-uusapan niyo? Inay! Nakita ko na ang dalagang aking iibigin. Maganda pa siya sa buwan na nagsasabog ng liwanag sa tuktok ng kastilyo kong gabi. Sino ba siya? Kanino siya anak? Siya ay si Lelila, ang anak ni Abras. Matamis ang kanyang tinig. Between ang kanyang mga mata. Mapalad ka, Tora. Isa sa pinakamayaman ang kanang napusuan mo. Huwag lang natin pag-usapan ang kayamanan. Ang kanyang kagandahan ay walang katumbas na hiyas sa ibabaw ng lupa. Inay, hinihingi ko yung paintulot upang siya'y maging kabiyak ng aking litid. Hinihingi ka na ba niya? Hindi pa'y pinagtatapat ng kanyang mga labi. Ngunit ang mga mata niya ay nagsasalita ng pag-ibig sa akin. Huwag ka sana managinip ng gising ang ako. Walang pusong hindi mananaginip sa kanyang kagandahan. Sa kagandahan ni Lelila. Anong dahilan at ayaw ko akong pagbuksan ang pinto? Aba, sa bagari si Amok may dumadalo na lalaki sa amin. Oo, para namang hindi siya umibig. Hindi lilitaw ang maganda at mabangon si Lelila kung hindi siya nagsanla ng pag-ibig sa'yo nila. Aba, hindi naman ako maganda eh. Kaya ganda lalaki mo siya, aba na? Oo nga, mapalad si Lelila. Siya ang aking bisig dahil ang pinakamaganda lalaki sa ipabo ng lupa. Aba, tatay. Anong ginagawa niyo dito? Kita niyo na, kita niyo kapatid? Pasok! Pasok! Lila, mo lamang nagpapaganda sa akin. Sumalo ang mga labi. Talagang maganda ka. Kasing ganda ka ng aking pag-ibig. Nagsinungaling ka na naman. Utang na loob. Huwag mo ako tawagin sinungaling. Sa tanang buhay ko eh, ngayon lamang ako nakarinig ng ganyang pampaparatang. Talaga naman sinungaling kayo mga lalaki eh. Paparusahan kita. Papa, huwag! Papa, huwag! Huwag! Ayoko na nga sa'yo. Bakit mo ba? Marurusahan kita muli. Pag tinawag na naman ako ng sinungaling, sinasabi ng mga mata mo na iniibig mo ko. Ngunit bakit tayo bigkas ng iyong mga lalaki? Magsalita ka, Lelina.
Mga taksil! Huwag niyo siyang parusahan. Ako may kasalanan. Aray! Sinisira mo ang ating pangalan. Huwag niyo siyang taksil. Ako may kasalanan. Sino ka pa? Nasisiya na ba kayo? Nakaanda pa akong tumanggap ng kahit anumang parusa. Huwag lamang masaktan ang babaeng iniibig ko. Ah, nasisiya na? Bibiyak yung tumbaw ng iyong ulo at durukutin ko ang iyong puso sa dibdib. Sino ka? Ako si Sora. Si Sora? Ikaw ay si Sora? Ang karangalan kong mamatay sa pagtatanggol kay Lelila. Patawarin mo ako. Bayaning tagapagtanggol ng mga Tataw. Ikaw nga ba si Sorab? Ang bago niyong lingkod, bumamarapatin. Ha? Magmula kayo ibuka sa iyong aking pintuan. At huwag ka na magtatanda pa din, ha? Ayoko pa lang, pagod na pagod na ako. Oh! Kumama na naman ang katalanan. Ang bungang pinipitas ng ilaw ay mapaklat maasin. Anong ibig mong sabihin? Wala pa sa panahon upang nanghapin mo ang aking bango. Kung gayon na hihingin ko ngayon din sa iyong amang iyong puso. Aba-aba. Hindi pa naman kita inuibig eh. Nagsinungaling ka na naman. Hindi ka maaaring magkaila sa akin, Lelila. Nababasa ko sa iyong mga kilos. Sa liwanag na naglalago sa iyong mga mata. At sa ngiting namimilalay sa iyong mga labi. Na iniibig mo. Sabihin mo iniibig mo ako, Lelila. Baba, ayoko. Hindi mo ba ako iniibig? Hindi pa. Kung ganyan ay malaking pag-asa ko? Ewan ko. Dapat mong malaman ang panahon ay dito. Mabilis tumakbo at kinakailangan samantalahin. Isang tanong, isang sagot. Iniibig mo ko hindi? Oo, hindi. Kaya hirap mo naman kausapin. Sorab, napakamatampuhin mo naman. Iniibig mo na ba ako? Kailangan ko bang bigkasin ang aking mga labi? Ikaw na rin ang sasabi na nababasa mo sa aking mga tidot, hindi ba? Kung gayon eh, ngayon din, hihingin ko sa iyong ama ang iyong kamay. Tayo na! Ay dali mong napaibig si Delita. Nang manligaw ako sa kanyang lahat, ay nangailangan ako ng 10 taon bago ko siya rinatap. Subalit, talaga bang iniibig mo si Delita? Iniibig ko siya ng kasinhalaga ng aking buhay. Hindi ako harap sa inyo ngayon upang hingin ang kamay ni Delita kung hindi ko siya iniibig. Ngunit, karakarad at tuntunin ang mga tatap na ang humihingi ng kamay ng dalaga sa mga magulang ay ang ama ng binata. Iharap mo sa akin ang ama mo. At hindi masisira ang iyong kahiling. Kung ang hari na ubandalin ko rito upang hingin ang kamay ni Lelila. Maganda nga sana. Ngunit malalabag sa ating tuntunin at reliyo. Ang ama mo ang kailangan kong makaharap. Ang ama mo. Kung ang ina ko. Sino ba ang iyong ina? Si Shimar. Si Shimar? Hindi ko matatanggap na mapangasawa ni Lelila ang isang binatang anak sa pagkadalaga ng kanyang ina. Huwag ninyo akong hamakin. Sa mabuti o sa masamang paraan, iyaharap ko sa inyo ang aking ama. Nanakaw ba siya? Tulisan ba ang aking ama? Bakit hindi ka sumagot?
Huwag mo sanang wasakin ang aking dibdib. Mapapaliw ako't mauulol kung hindi mo siya pakikilala sa akin. Pagkat siya lamang ang makahihingi ng kamay ni Lalila. Inay! Wala kang kasing lupit. Ipinangako mo sa akin na sa sandaling makatipon ako ng kabayanihan, ay pakikilala mo siya sa akin. Ano pang kabayanihan at karangalan ang gusto mong ihandog ko sa kanyang mga bakas? Anak ko, ang mama mo'y isang bayani rin katulad mo. Kilala mo siya at kilala ng lahat. Tinirawag ng mundo ang kanyang kabantugan. Hindi mo kailangan ang kanyang pangalan. Si Rostum. Sinasabi ko na nga bang siya ang aking ama? Sa madaling panahon ay hahanapin ko siya sa Persia upang pahingin ang kamay ni Lalila. Rostum. Kinakailangan magkita kami ng aking ama upang siya ang pahingin sa kamay ni Lalila. Eh, balita akong nasa bilangguan siya. Nasa bilangguan pala? Sa paano pala mo siya makikita? Tumuhay na hamunin ko siya sa laban ng isahan upang pakawalan siya ng Haring Danisa. At kung magkita kami, pagtatatag ko sa kanya ang aking layo. Magaling niya inisara. Magaling. Bigyan ang mabuking pagkain si Rosto. Angin sa mito, hain dali sa ang iyong karaya at kalusugan. Nasa ating hanggahan ang mga tatarong pinamumunuan ni Sora. Mga tatarong pinamumunuan ni Sora? Oo. Hinahamon niyang palabasin ang lalong pinakapiling bayani sa buong Persia. Pagkatapos niyang mapatay si Dario sa labanan isa. Ang bangkay na iyong kaibigan at kababayan nakaburo ngayon sa bulwagan ng palasyo. Hinihingi ng bayang ikaw ang palapasin. Hindi. Hindi ko lang pagsalakay. Makatabi siya upang higpitayin lang ang mga talibangay. Busin at sarong na bilang buwag kesa matapos na tatasabihin niyo na lahat sa Persia. At huwagin kang buwag. Kaya niya ang mamamatay ang figura ni Aramid. Ha ha! Tawagin swag! Tulang! Ipapagpad ng kapalaran. Kaya itali mong sinabi. Simulan natin lang.
papa ko, maganda rin pala ng lalaki mga kalaban niya. Ngunit, matatalo siya. Malaki ating pag-asa, mananalo ang ating bayan. Tinutukoy. Ikaw ang aking ama.
pangalan ko ay isang buhay. At hindi maaaring lupas sa larangan ng digmaan. Pupunta na kong bayan kayong manggig. Huwag mong itatuan dugo ng iyong dugo. Saksakin mo na ako, puso. Kundi mo rin lamang akong kikilalaning anak. Huwag mong bayan natin paniniwala. Hindi kita binatayan. Pinakikiusap ko lang sa iyo. Kung ako'y mamamatay, ipalit mo lamang sa akin, Ina. Kung gano'ng mga karamahan na sinabi niya sa akin. Sinong ginawa? Sisiman. Sora. Sora pala. Huwag ka mag-alala. Ang anak ni Rostum ay walang kamatayan.